Isa ka bang e-bike user? Lead acid ba ang baterya ng e-bike mo? Nagbabalak magpalit ng lithium battery pero hindi mo alam ano ang pinagkaiba nito sa lead acid na gamit mo ngayon? Alamin natin ang pagkakaiba ng dalawang klaseng baterya na yan. Sa video na ito, ang lithium ion ang ating ihahambing sa sealed lead acid o SLA. Panoorin natin. Pagdating sa pagpili ng tamang baterya para sa unit mo, may mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagpili, kagaya ng ilang voltage ang kailangan, ano ang mga balak mong puntahan gamit ang iyong e-bike sa araw-araw, at gaano ito kalayo, pati kung gaano kalaki ang space para sa iyong battery, at syempre magkano ang kaya mong ilabas na budget para dito. Kapag nalaman mo na ang mga bagay na yan, ay mas madali mo nang masasagot ang iyong tanong na kailangan ko ba ng lithium battery o mag-stick na lang muna sa traditional na lead acid battery na gamit ko ngayon? O sa mas madaling salita, ano ba ang pagkakaiba ng dalawang baterya na yan? Ang lahat naman ng bagay ay may mga strengths at weaknesses. Alamin natin. Number 1, power delivery. Ang LiPo o iba pang lithium battery ay naglalabas ng consistent power sa buong discharge cycle nito. Madaling salita, parehas ang lakas at bilis na maibibigay ng LiPo o alinmang lithium battery kahit full charge o low bat ang battery, hindi kagaya ng SLA o sealed lead acid battery na mas malakas at mas mabilis kung full charge at patuloy na humihina at bumabagal kung low bat na. Maaari nga akyat mo ang matatarik na lugar gamit ang full charge mong SLA e-bike, pero hindi mo na ito maakyat kung low bat na ang battery mo. Sa lithium ay parehas mo lamang itong maakyat kahit full charge o low bat ka. Number 2, charging time. Sadyang napakabagal ng charging ng isang SLA o sealed lead acid battery na umaabot ng 8 hanggang 10 oras depende sa charger na gagamitin at level ng remaining charge. Samantala, 4 beses na mas mabilis ang charging ng lithium kumpara sa SLA. Faster charging ay ibig sabihin more time na magagamit mo ang iyong e-bike. Sa mga araw-araw na pumapasok sa trabaho gamit ang e-bike na may SLA at nalulobat ito, araw-araw i-charge ito ng 8 oras plus ang 15 to 30 minutes na pahinga bago at pagkatapos i-charge dahil kailangan ang 15 to 30 minutes rest sa sealed lead acid battery. Samantalang sa lithium ay hindi kailangan ang resting time sa charging. Iyan ay dahil sa depth of discharge o DOD na tinatawag, o sa madaling salita ay iyong level ng battery na maaari mong gamitin ay hindi masisira ang cells nito. Up to 80% DOD ang isang lithium. Kung i-discharge mo ito ng higit sa 80% ay maaari madamage ang cells ng battery pack. Ang SLA naman ay may 50% depth of discharge lamang. Ang example niyan ay 48 volts lead acid battery na may reading na 52.5 volts sa full charge. Ibig sabihin, maaari mo itong gamitin sa reading na 48 volts lamang dahil kapag ginamit mo ito ng mas mababa sa 48 volts ay maaari nang humina o bumaba ang life cycle ng iyong battery. Number 3, lifespan. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang advantage ng isang lithium battery, ang mahaba nitong lifespan. Ang minimum lifespan ng mga brand new lithium batteries ay around 3 years o at least 1,000 charging cycles. Ngunit kung naaalagaan ito at nagagamit sa tamang conditions, maaari itong tumagal ng hanggang 2,000 cycles. Samantalang, ang isang lead acid ay mayroon lamang 300 hanggang 400 charging cycles. Minimum na ang isang taon na buhay sa lead acid. At kung nahalagaan ay maaaring tumagal ng 2 to 3 years. Pinakamatagal pa rin ang buhay ng LiPo o lithium iron phosphate na maaaring tumagal ng 8 to 10 years depende sa paggamit. Number 4, battery installation and assembly. Kung nasubukan mo nang mag-install ng isang lead acid battery, hindi ito maaaring ikabit sa unit ng naka-vertical position upang hindi magkaroon ng anumang potential na issue pagdating sa leakage o pag-uumido. Horizontal position lamang ang maaari sa SLA kung ito ay isa-set up. Samantalang ang lithium cells ay individually sealed at hindi magli-leak kahit i-install ng pahiga, patayo,
pataob ay hindi magkakaroon ng issue sa maayos na pagbuo ng battery pack. Lamang lang ang SLA dahil hindi komplikado ang pag-assemble nito na series connection lamang pagdating sa e-bikes. Samantalang pinaghalong series at parallel naman ang lithium depende sa cells na gagamitin. Number 5. Battery weight and size. Ito ang isa sa advantage ng isang lithium sa SLA dahil lubhang napakagaan ng lithium. Sa mga gamit na umaandar na ginagamitan ng baterya kagaya ng e-bikes at electric cars ay malaki ang epekto ng bigat ng load pagdating sa performance. Mas makakalayo ng biyahe ang isang 48 volts 20Ah lithium kumpara sa 48 volts 20Ah SLA dahil mas magaan ito. Bukod sa mas magaan ay mas maliit din ang espasyo na ilalaan para sa battery compartment kung lithium kaysa sa lead acid. Kung ang e-bike mo na 2 wheels ay saktong-sakto lamang ang 48 volts 20Ah lead acid at wala ng space para mag-add into 60 volts 20Ah lead acid for more speed, maaari mo na itong magawa kung lithium battery pack ang setup mo. Kung range o layo naman ang habol ay posible na ditong magkasya ang 48 volts 50Ah lithium na 18650 cells. Number 6. Risk. Ang parehas na uri ng baterya ay maaaring maging sanhi ng pagkasira o pagkasunog dahil sa overcharging. Ang sulfuric acid sa lead acid ay highly corrosive at may chance na magkaroon ng leakage kung ito ay ma-overcharge. Samantalang sa lithium-ion batteries naman ay may mataas na chance ng thermal runaway. Ang thermal runaway ay isang kondisyon na nangyayari kung may mataas na heat accumulation sa battery pack dahil pa rin sa overcharging. Mas lubha lamang delikado ang lithium-ion dahil maaari itong mag-cause ng pagsabog ng battery pack. Ngunit hindi ito dahilan upang matakot ka na mag-chip sa lithium dahil maiiwasan ito kung maayos at quality ang mga ginamit na pyesa sa pagbuo ng battery pack, kagaya ng BMS o battery management system. Idagdag pa dyan ang isang trusted at magaling na battery builder para sa dalawang uri ng battery ay mainam din gumamit ng mechanical o digital timer kung mag-charge ng e-bike, nang sa gayon ay maiwasan ang overcharging. Number 7. Price and maintenance. Kung ang lahat ng nabanggit na pagkakaiba ng dalawa ay iyong nauunawaan na, ang presyo naman ang maaaring pumigil sa mga ka-e-bike na mag-ship sa lithium. Dahil lubhang napakamahal ng lithium battery pack kung ikukumpara sa apat kayang lead acid. Kung ang isang 48 volts 20Ah na lead acid ay nagkakahalaga ng 4,000 pesos, ang 48 volts 20Ah na lithium ion ay maaaring umabot ng 15 to 20,000 pesos depende sa cells at BMS na gagamitin. Idagdag pa riyan ang routine checking o balancing ng cells na ipapaservice mo sa iyong battery builder na hanggat maaari ay taon-taon. Ito ay ginagawa upang kung may bagsak na cell sa battery pack ay palitan na ito upang hindi maapektuhan ang ibang matitinong cells. Ang pagkakaroon ng isang lithium battery sa e-bike ay isang magandang investment. Ngunit hindi sa lahat ng oras, lalo na kung isa kang e-bike user na ride and go at hindi magawa ang mga simpleng maintenance ng iyong unit. Kahit ang pinakamatagal na buhay na LiPo o lithium iron phosphate ay hindi tatagal kung ito ay hinahayaan mo lamang i-charge ng walang pag-iingat. Kaya bago mag-upgrade ng baterya ay isipin mo muna din ang iyong riding habits, purpose, pangangailangan at kung kaya mong ingatan ang upgrade na ito. Dahil hindi madaling kitain ang pera na ininvest mo dito. At kung kayo ay may natutunan, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa aking channel. At pakiclick na rin ang notification bell upang maging updated ka sa e-bike facts, updates at tips. Marami pong salamat sa panonood.